cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to become passionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Isang magandang araw sa lahat ng mga guro, magulang at mag-aaral na nanonood ngayon, nakasubaybay at nakatutok sa aking itulay session na Reading Remediation kasama ang inyong gurong malikain at masayahin, si Teacher Levy. At kapag ako ay inyong kasama, tinitiyak kong pagbabasa ay inyong mamahalin. Sa araw na ito ay babalikan natin ang alpabetong Pilipino. At sa alpabetong Pilipino na iyon, tututok tayo ngayon sa mga hiram na letra na naroon. Dahil sa mga nakaraan nating pagkikita, gamit ang Marunko approach, nakabasa na tayo ng iba't ibang salita, palirala at pangungusap gamit ang tulong ng iba't ibang letra. Bago natin umpisahan ang ating aralin sa araw na ito, ipapakilala ko muna sa inyo ang ating Superstar Kid of the Week. At ang batang iyon ay walang iba kundi si Kuya Ralph. Mga bata, bigyan nga natin si Kuya Ralph ng 10 palakpak. Sige nga, sabay-sabay nga tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Dahil sa angking galing ni Kuya Ralph sa pag-aaral, siya ay laging nakikinig sa kanyang guro at magulang, siya ay nakatanggap ng isang special gift mula kay Teacher Levin. At bukod doon, mga bata, siya rin ay sinusubaybay sa DepEd TV. Kaya kayo, kung gusto nyo ring maging Superstar Kid of the Week, huwag kalimutang sumubaybay, tumutok at manood ng aking itulay session tuwing Biyernes, Reading Remediation ng 9:30 to 10:30 at Storytelling for Kindergarten to Grade 3 ng 11 o'clock to 11:30. Huwag rin kalimutang manood ng aking kindergarten episode sa DepEd TV ng 7:30 to 8 o'clock at yan naman ay mapapanood nyo sa IBC 13, GMA for the Box Channel 7 at sa Signal TV. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa official YouTube channel ng DepEd TV at yon ang DepEd TV Official. At saka, i-like at i-follow ang official Facebook fanpage ng DepEd EdTech Unit kung gusto niyo namang manood ng itulay mula sa Facebook.
Kung gusto niyo namang i-download ang mga reading materials, ang mga awit, at ang mga kwento na aking ginagamit sa aking mga session, punta naman kayo sa aking YouTube channel na ang pangalan ay Teacher Levy. Muli, ang pangalan ng aking YouTube channel ay Teacher Levy. Huwag din kalimutang mag-subscribe. Muli, bigyan natin si Kuya Ralph ang ating Superstar Kid of the Week ng 10 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Babatingin ko lang din muna ang ilan sa mga nanonood ngayon. Isang magandang-magandang umaga mula sa Grade 1 Masikap kay Teacher Lau, si Andrew Kyle Flores. Isang magandang umaga din naman kay Rose Ann Licuana na nanonood mula sa Balatisur Elementary School, Grade 3 Blue. Good morning din naman kay Princess Jamela Niega na nanonood mula sa Calamba, Laguna. Ganon din naman kay Gallagher Aguila at kay Hannah Kelly, pati na rin kay Daisy Jewel Magbanwa. Sana ay mag-enjoy kayo sa ating session ngayon dahil maraming marami kayong matututunan. Mga bata, kayo ba ay nakakaramdam ngayon ng saya? O lungkot? Sige nga, kung kayo ay masaya, ilagay ang napakaraming magagandang smiley face sa ating comment section. Ako ay masaya ngayon dahil makakasama ko kayo o nakakasama ko kayo ulit para sa aking itulay session o sa isa na namang masayang oras ng pagkatuto. Kaya sana kayo ay masaya rin. Kaya maraming salamat sa lahat ng nag-type o nagpasok ng masasayang smiley face sa ating comment section. Bago natin umpisahan, dahil sabi nyo kayo ay masaya, inaanyayahan ko kayo na tumayo para sumabay sa ating awit at sayaw na pinamagatang Masayang Simula. Kamusta ka? Mabuti ba? Natutuwa akong makita ka. Ang ating bagong aralin, buong ngiti nating salubungin. Ipalakpak ang kamay, ipadyak ang mga paa, iunat ang iyong leeg, ikemot ang bewang. Tumalon pa kaliwa, tumalon pa kanan, ipalakpak muli ang iyong kamay. Simulan ng masaya, halika na ika'y sumamana. Mga bata, dahil tayo ay nagsimula na ng masaya, ituloy na natin ang ating aralin. Sana kayo ay naging mas buhay sa pamamagitan ng ating inawit at sinayaw na pinamagatang Masayang Simula. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo ang alpabetong Filipino. Mukhang kailangan yata natin pumalakpak ng 10 beses para lumabas ang larawan. Sige nga mga bata, sabay-sabay nga tayong pumalakpak ng 10 beses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kanina, nabanggit ko sa inyo na ang pag-aaralan natin ay ang mga hiram na letra sa alpabetong Filipino.
Mayroong ilang letra ba sa ating alpabetong Filipino? Sige nga mga bata. Ano sa tingin nyo, ilan ang letra sa ating alpabetong Filipino? Dalawa lang ba? Lima ba? Ilan lahat ang ating letra sa alpabetong Filipino? Kung ang sagot nyo ay 28, mahusay. Kagaya ni na Mary Chris, Pia, Sophie, Gallagher at Shireen Hart. Yan, maraming salamat sa inyong sagot. Tama, ang ating alpabetong Filipino ay may 28 letra. At ang ilan sa mga letra na iyon ay napag-aralan na natin ang tunog at gamit ang mga tunog ng mga letrang iyon, tayo ay nakabasa ng iba't ibang salita, parirala at pangusap. Ngayon mga bata, ano nga ulit ang mga letrang iyon? Balikan natin at pakinggan ang awitin na ito para mas matutuhan natin at mas maalala. A, aso, B, bola, C, cactus, D, daga, E, elisee, F, french fries, G, gitara, H, hamon, I, ibon, J, jeepney, K, queso, L, lasso, M, mani, N, nanay, N, yenya, ninyo, N, jinga, ngiti, O, okra, P, pagong, Q, quiet, R, rajo, S, saging, T, tatsulok, U, ubas, V, volleyball, W, walis, X, taxi, Y, yoyo, Z, zipper, mga letrang 28. Awitin natin sa ating alpabeto. At iyon ang ating alpabetong Filipino na may 28 letra. Ngayon mga bata, tututok tayo sa pag-aaral ng mga hiram na letra sa ating alpabeto. At ang mga letrang iyon ay ang letrang C, letrang F, J, N, Q, V, X at Z. Ang mga letrang ito ay hiram lamang sa mga letra na alpabeto ng ibang mga bansa. Kaya medyo mahirap siyang bigkasin, pero kayang-kaya natin ito. Una, ang letrang C. Mga bata, ito ang letrang C. Ang letrang C ay may tunog din. Alam niyo ba kung ano? Sige. Gamit ang awit na ito, ituturo ko sa inyo. Bawat letra sa ating alpabeto'y may tunog. Sumabay sa awit mo nang malaman mo. Ipraksin natin ngayon ang letrang C. Ang tunog ng C ay k- Halika, bigkasin natin muli. Letrang C. Muli, ito ang letrang C. At base sa inyong awit na napakinggan, ang tunog ng letrang C ay letra sa ating K.
Pero bukod doon, ang letrang C ay maaari rin maging kagaya ng tunog ng letrang S na S. Ang nakikita nyo ngayon ay kung paano isulat ang letrang C. Sige nga, sabay-sabay, itaas natin ang ating hintuturo at isulat natin ang letrang C. Una, ang malaking letrang C. Sunod, ang maliit na letrang C. Ulitin natin muli ng apat na beses ang pagsusulat ng malaking letrang C. Sabay-sabay, itaas ang hintuturo at magsulat sa hangin ng apat na malaking letrang C. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ngayon naman, magsulat tayo ng maliit na letrang C. Apat na beses muli. Isa, dalawa, tatlo, apat. O, mga bata, ang nakikita nyo ngayon sa larawan ay isang hayop na sa Ingles ay tinatawag na cat. Sabihin nga pagkatapos ko, cat. Ang salitang cat ay nag-uumpisa sa letrang C. Sige nga, mayroon ba kayong mga kakilala na mga kaibigan, kamag-anak, kamag-aral, o kahit kapitbahay na ang pangalan ay nagsisimula sa letrang C? Sige nga, may kakilala ba kayo na ang pangalan ay nagsisimula sa letrang C? Sabi ni Arlene, ang kakilala niya daw ay si Krisha May. Tama, ang pangalang Krisha May ay nag-uumpisa sa letrang C. Ano pa? Sabi naman ni Sophie, ang pangalang Christine. Ikaw rin ay tama. Ang pangalang ito ay nagsisimula rin sa letrang C. At sabi naman ni Daisy Jewel, ang pangalang Carmena. Mahusay, ang pangalan Carmena ay nagsisimula rin sa letrang C. Sigurado akong marami pa kayong mga kakilala na ang pangalan ay nagsisimula sa letrang ito. Pero ngayon, bigyan nyo naman ako ng mga salita na nagsisimula sa letrang C. Sige nga, ano ang mga salitang alam nyo na nagsisimula sa letrang C? May kakilala ba kayo? Mayroon ba kayong alam ng mga salita na nagsisimula sa letrang C? Dito sa aking pinapakitang larawan, nakakakita kayo ng isang cat. Eh, ano pa bukod doon? Tama si Sophie ang salitang cactus o ang halamang cactus. Ganon din naman ang sumagot ng caterpillar na si Gallagher. Tama, ang caterpillar ay nagsisimula rin sa letter C. Pati na rin ang salitang camera. Tama, ito rin ay nagsisimula sa letrang C. Mukhang alam nyo na ang tunog ng letrang ito. Ulitin nga natin. Isa pa nga. Dahil alam nyo na ang tunog ng letrang C, pumunta tayo sa susunod na hiram na letra. At ang letrang iyon ay walang iba kundi ang letrang F. Para malaman ang tunog ng letrang F, pakinggan natin ang awit na ito. Bawat letra sa ating alpabeto'y may tunog. Sumabay sa awit mo nang malaman mo. Pupwasin natin ngayon ang letrang F. Ang tunog ng F ay French fries, football, fireworks, fairy. Halika, bigkasin natin muli.
Letrang F. Ang letrang F at base sa inyong napakinggang awitin, ang tunog ng letrang F ay bawat letra sa ito ang letrang F. Kagaya ng letrang C, madali lang din isulat ang letrang ito. At nakakakita kayo sa larawan ng isang fish. Ano nga ulit ang tawag sa hayop na ito, mga bata? Fish. Gamit ang inyong daliring hintuturo, isulat ang letrang F sa hangin. Una, ang malaking letrang F. Sunod naman, ang maliit na letrang F. Mahusay mga bata, sigurado ako na sulat nyo rin ang mga letrang ito. Ngayon naman, ulitin natin na 5 beses ang pagsusulat ng letrang F. Una, ang malaking letrang F. Muli, itaas ang daliring hintuturo. At isulat ang malaking letrang F. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. At 5. Ngayon naman ang maliit na letrang F. 5 beses muli ha. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. At 5. Mga bata, sabihin muli pagkatapos ko ang salitang fish. Isa pa nga mga bata, fish. Ang salitang fish ay nagsisimula sa letrang F na may tunog na ulitin nga natin ang tunog ng letrang F. Ngayon naman, may kakilala ba kayo na ang pangalan ay nagsisimula sa letrang F? Mayroon ba kayong kakilalang mga kaibigan, kamag-aral, kamag-anak o kapitbahay na ang pangalan ay nagsisimula sa letrang F? Tama, si Sophie ang pangalang Faith. Ganon din naman ang sagot ni Gallagher, ang pangalang Freddy. Ito rin ay nagsisimula sa letrang F. Ganon din naman ang pangalang Felipe. Tama, ito rin ay nagsisimula sa letrang F. Ganon din naman ang pangalang Francis. Ito rin ay nagsisimula sa letrang F. Pati na rin ang pangalang Florence. Ngayon mga bata, may alam ba kayong mga salita? Kanina, pangalan ng tao ang aking tinanong. Ngayon naman, mga salita na nagsisimula sa letrang F. Sige nga mga bata, may alam ba kayong mga salita na nagsisimula sa letrang F? Tama ang flowers. Ito ay nagsisimula sa letrang F. Ano pa? Bukod sa salitang flowers. Tama si Hans. Ang salitang father. Ito rin ay nagsisimula sa letrang F. Mahusay. Pati na rin ang salitang frog. Tama. Ito rin ay nagsisimula sa letrang F. At ito ang daming sagot ni Princess. Ang babasahin natin na fish, fuel, food, full, feel, find, finding, from, for, forward, forgot, foot, felt,
filling, and flower. Tama, ito ay nagsisimula sa letrang F. Mukhang alam na alam nyo na ang tunog ng letrang ito. Ulitin nga natin. Isa pa nga mga bata. Dahil alam na alam nyo na ang tunog ng letrang ito, pumunta tayo sa ating susunod na hiram na letra. At iyon ay letrang walang iba kundi ang letrang J. Ano kaya ang tunog ng letrang ito? Sige nga, pakinggan natin ang awiting ito para malaman natin. Bawat letra sa ating alpabeto'y may tunog. Sumabay sa awit mo nang malaman mo. Tuklasin natin ngayon ang letrang J. Ang tunog ng J ay J, 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 J. J, 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 jeep. J, J, jacket. J, 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 jam. J, jellyfish. Halika, bigkasin natin muli. J, 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 J. J, 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 J. J, 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 J. J, 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 J. Letrang J. Bawat letra sa ating alpabeto. Muli, ito ay ang letrang J. At kanina, doon sa ating awit, ay natutuhan nyo ang tunog ng letrang ito at walang iba kundi ang tunog na J, J, J. Sige nga mga bata, sabayan nyo nga ako sa pagsasabi ng tunog ng letrang J. J, J, J. At dahil dyan, ang tunog ng letrang J na J, mayroon tayo ditong larawan na jar. Ang jar ay nagsisimula sa letrang J. At ang letrang J, ang tunog ay J. Madali lang din isulat ang letrang J, kagaya ng mga naunang letra na napag-aralan natin kanina. Kaya, itaas muli ang hintuturo at isulat natin ang letrang J. Una, ang malaking letrang J. Sunod, ang maliit na letrang J. May tuldok sa taas. O diba? Madali lang. Kaya ngayon, isusulat natin muli ang malaking letrang J. Apat na beses, ha? Gamit muli ang ating hintuturo. Handa na ba kayo? Sige, muli itaas ang hintuturo at isulat ang malaking letrang J ng apat na beses. Isa, dalawa, tatlo, apat. Madali lang pala isulat ang letrang J. Sunod ang maliit na letrang J naman. Apat na beses muli ah. Isa, may tuldok, dalawa, tatlo, apat. Sigurado akong kayang-kaya nyo rin isulat ang maliit at malaking letrang J. O ngayon mga bata, mayroon ba kayong mga kakilala na mga kaibigan, kamag-aral o kamag-anak na ang pangalan ay nagsisimula sa letrang J? Sige nga, may kakilala ba kayo na ang pangalan ay nagsisimula sa letrang J? Maaaring inyong kaibigan, kamag-aral, kamag-anak o kapitbahay. Sabi ni Erin, ang pangalang Jasmine. Tama, ito ay nagsisimula sa letrang J. At ganun din naman ang pangalang Jinky na sagot ni Sophie Aguirre. Ano pa bukod sa mga pangalang ito?
Sabi naman ni Stephanie, ang pangalang James. Tama, ito rin ay nagsisimula sa letrang J. Ganun din naman ang pangalang Justine at Jessica. Pati na rin ang pangalang Jody. Mukhang marami talaga kayong kakilala na ang pangalan ay nagsisimula sa letrang J. Kaya ngayon naman, ang itatanong ko sa inyo ay, may alam ba kayong mga salita na nagsisimula sa letrang J? Sige nga mga bata, may alam ba kayong mga salita na nagsisimula sa letrang J? Kanina, tinanong ko kayo ng mga pangalan na nagsisimula sa letrang ito. Ngayon naman, mga salita. Ayan, mukhang marami ang sagot ni Isaiah, ang jeep, jacket, jar, jam, at jellyfish. Tama, ang mga salitang ito ay nagsisimula sa letrang J. Sabi naman ni Janiel, ang junkyard. Ano pa bukod sa mga salitang ito? Mayroon ditong sumagot ng jet, jewelry, jackfoot, jam, at jeepney. Meron din namang sumagot ng, ito, ang daming sagot ni Shireen. Sabi niya, jug, jet, jack, at jolly. Tama kayo. Ang mga salitang ito ay nagsisimula rin sa letrang J. O hindi ba? Madali lang? Bago tayo pumunta sa susunod na letra na pag-aaralan natin, magkaroon muna tayo ng konting break, no? Igalaw muna natin ang ating katawan ng kaunti. Sundan lang o sabayan lang si Teacher Levin. Sige mga bata, ha? Shake up, up. Shake down, down. Shake it to the left and shake it to the right. One big balloon and pop, 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 pop. Ay, isa pa mga bata, ha? Para mas mabuhay ang ating mga dugo at mas gising tayo habang nakikinig sa ating pagbabasa o sa reading remediation, sabayan muli si Teacher Levin. Shake up, up. Shake down, down. Shake it to the left and shake it to the right. One big balloon and pop, 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 pop. Mayroon na tayong tatlong hiram na letra na napag-aralan at iyon ay ang letrang C, letrang F, at letrang J. Meron pa tayong tatlong hiram na letra na pag-aaralan. Pero bago yon, kamusta na ang inyong nararamdaman mga bata? Kayo pa rin ba ay masaya? O kayo ba ay malungkot? Sana kayo ay masaya pa rin mga bata. Kung kayo ay masaya na nanonood pa rin sa ating Itulay Session na Reading Remediation, sige nga. Ilagay ulit ang isang maganda at malaking smiley face sa ating comment section. Ayun. Masaya daw si Sophie. Maraming salamat. Masaya rin ako na masaya ka rin ngayon. Ganon din naman si Arlene, si Christy, at si Hannah. Masaya din naman si Hans, pati si Daisy Jewel. Ganon din naman si Kel, si Shan, si Alessandra. Sila din ay mga batang masaya, pati na rin si Risa at Christy. Dahil kayo ay masaya, tingin ko, pwede na tayong pumunta sa ating susunod na letra na pag-aaralan. At ang letrang iyon ay walang iba kundi ang letra Enye. Alam niyo ba ang tunog ng letrang ito? Sige. Sabayan natin ang awitin na ito para malaman natin at mapag-aralan. Bawat letra sa ating alpabeto'y may tunog. Sumabay sa awit mo nang malaman mo. Tuklasin natin ngayon ang letrang Enye. Ang tunog ng Enye ay nya, 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 nya. Ang Enye ay nasa Ninya, Ninya. Nasa Santo Niño, Santo Niño. Halika, bigkasin natin muli. Nya, 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 nya. Nya, 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 nya.
Nya, 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 nya. Nya, 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 nya. Letrang N, ye. O diba mga bata, ang letrang N kapag sinulat natin ay parang pinagsamang letrang N at may guhit na pakurba sa kanyang taas. Pero madali lang din ito. Kayang-kaya nyo rin. O, ito ang letrang N. Kadalasan, ang letrang N ay nakikita natin sa gitna ng salita. Hindi sa umpisa, hindi sa dulo, kundi sa gitna. Kagaya ng mga pangalang o mga salitang pinakita ko sa inyo kanina, ang pangalang Ninya. Ang letrang N ay nasa gitna. At ganun din naman dito sa salitang ito, ang Santo Niño. Dito sa salitang o sa pangalang Niño, ang letrang N ay nasa gitna din. Walang salita na nag-uumpisa sa letrang N at wala rin salitang nagtatapos sa letrang ito. Pero madali lang din isulat ang letrang ito. Pero bago natin isulat, ulitin natin ang tunog ng letrang N. Nya, nya, nya. O diba? Madali lang. Isa pa nga mga bata. Nya, nya, nya. Tatandaan natin ang tunog ng letrang ito ha. Isa pa nga. Nya, nya, nya. O ngayon naman, magsulat tayo ng letrang N sa hangin. Una, ang malaking letrang N. Itaas ang daliring hintuturo. Una, letrang N. Tapos may linyang pakurba sa taas. Ngayon naman ang maliit na letrang N. At guhit muli sa taas. O hindi ba madali lang? Ngayon, ulitin natin ang pagsusulat ng malaking letrang N. Limang beses, mga bata ha. Muli, itaas ang daliring hintuturo. Guhit sa taas. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Ngayon naman, isulat natin ang maliit na letrang N. Gamit muli ang daliring hintuturo. Limang beses ha. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Muli ang letrang N. Ngayon, pupunta tayo sa susunod na letrang ating pag-aaralan. At yon ay ang letrang Q. Alam niyo ba ang tunog ng letrang Q? Kung opo, magaling. Kung hindi pa, huwag mag-alala dahil matututuwa natin ang tunog ng letrang iyan ngayong araw na ito sa pamamagitan ng awiting ito. Pakinggan natin. Bawat letra sa ating alphabeto'y may tunog. Sumabay sa awit mo nang malaman mo. Iklasin natin ngayon ang letrang Q. Ang tunog ng Q ay quack, 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 quack. Quack, 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 queen. Quack, quack, quiet. Quack, quack, question. Quack, 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 quack. Halika, bigkasin natin muli. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Letrang Q.
Napakinggan natin ang tunog ng letrang Q. At base sa ating napakinggan, ang tunog nito ay kwa, kwa, kwa. Isa pa nga mga bata, sabihin nga natin ulit ang tunog ng letrang Q. Kwa, kwa, kwa. Medyo may pagkakahatwig sa letrang o sa tunog ng letrang K. Di ba? Ah, sige, ulitin na natin ulit ang tunog ng letrang Q. Kwa, kwa, kwa. At dito sa ating larawan, nakakakita kayo ng halimbawa ng salitang may tunog ng letrang Q. At yun ay ang salitang queen. Sige nga mga bata, ulitin natin muli ang salitang queen. Queen. Ang salitang queen ay nagsisimula sa letrang Q. At ang tunog ng Q ay kwa, kwa, kwa. O, di ba? Madali lang mga bata. Nakakakita kayo dito ng isang malaking letrang Q at maliit na letrang Q. Pero bago natin umpisahan ang pagsusulat ng letrang ito, sige nga. Mayroon ba kayong mga kakilala na mga kaibigan, kamag-aral o kaklase, kapitbahay, kamag-anak na ang pangalan ay nagsisimula sa letrang Q? Sige nga, may mga kakilala ba kayo na ang pangalan ay nagsisimula sa letrang Q? Tama si Isaiah, minsan ang salitang queen ay pwede ding gamiting pangalan, di ba? Bukod doon, yan, sabi ni Gallagher, Queenie, parang queen din. Ano pa? Queen, Queenie, ayan, Quintin, sabi ni Gallagher, tama. Isa itong pangalan na nagsisimula rin sa letra Q. Mukhang medyo kakaunti ang mga pangalan na nagsisimula sa letrang Q, hindi ba mga bata? Ngayon naman, ano naman ang mga salitang alam nyo na nagsisimula sa letrang Q na may tunog pa rin na kwa? Yan, unahin natin ang sagot ni Brianna, ang salitang quarantine. Tama, lahat tayo ngayon ay nasa community quarantine dahil sa pandemyang ating nararanasan o ang COVID-19 pandemic. O bukod sa quarantine, ano pa ang salitang nagsisimula sa Q? Meron pa ba? Sabi ni Erin at ni Iros at ni Christy ang salitang quiet. Tama. Ano pa? Bukod doon, quality. Sabi naman ni Kenya. Ano pa? Pwede rin naman ang quarrel, quail, quick, at question. Yan, mukhang talagang alam na alam nyo ang mga salitang nagsisimula sa letrang Q, hindi ba mga bata? O kaya ngayon, mag-practice naman tayo o mag-ensayo sa pagsusulat ng letrang ito. Unahin natin ang malaking letrang Q. Muli, ang daliring hintuturo, pakilabas. At isulat natin ang malaking letrang Q. Una, parang letter O lang. Pero pagkatapos ay may guhit sa baba na maliit. Yan. Malaking letrang Q. Isa pa nga, ulitin nga natin mga bata. Letrang Q. Ngayon naman, ang maliit na letrang Q, gawin nga natin guhit at may linyang pakurba. Isa pa nga mga bata, guhit pababa at may linyang pakurba. O mga bata, ang gagawin natin ay isulat natin ang malaking letrang Q ng 4 na beses, kagaya ng nakikita nyo sa larawan. Muli, isulat natin ang letrang Q ng 4 na beses. Madali lamang, itaas ang daliring hintuturo. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima.
Ay, apat lang pala. Sobrahan natin ng isa, no? Sige, para mas masaya tayo, sobrahan pa natin ng isa pa. Yan, para anim na. Ngayon naman, ang maliit na letrang Q. Guhit pa baba. Linyang pakurba. O, tatlo na lang, ha? Linyang pababa. Guhit pakurba. Isa pa, mga bata. Linyang pababa. Guhit pakurba. Pababa. Linyang pakurba. Pababa. At linyang pakurba. Ayan. Ang maliit na letrang Q. Huwag niyong kalilimutan ang tunog ng letrang ito. Ulitin natin. Kwa, kwa, kwa. Isa pa nga mga bata. Kwa, kwa, kwa. Ngayon, pumunta tayo sa ating huling hiram na letra na pag-aaralan. At iyon ang, ang isa pa sa mga letrang hiram na pag-aaralan natin. At iyon ay ang letrang V. Sige mga bata. Para malaman ang tunog ng letrang ito, umpisahan natin ang pakikinig sa awiting ito. Bawat letra sa ating alpabeto'y may tunog. Sumabay sa awit mo nang malaman mo. Tuklasin natin ngayon ang letrang V. Ang tunog ng V ay V, 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 V. V, 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 V. V, Valentine. V, Violet. V, Volleyball. Halika, bigkasin natin muli. V, 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 V. V, 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 V. V, 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 V. V, 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 V. Letrang V. Mga bata, nakita natin ang letrang V at ang tunog nito ay V, V, V. Madali lang, hindi ba? Isa pa nga, ulitin nga natin ang tunog ng letrang V. V, V, V. Madali lang palang tandaan, hindi ba? Kaya ngayon, magpapakita ko sa inyo ng larawan ng isang violin. Ang violin ay nagsisimula rin sa letrang V na may tunog na V. Okay, ngayon naman, magsulat tayo ng malaki at malaking letrang V. Gamit pa rin ang ating hintuturo. Una, madali lang to, ang malaking letrang V. Di ba? Madali lang. Sunod, ang maliit na letrang V. Ngayon, isulat natin ang malaking letrang V na apat na beses. Isa, dalawa, tatlo, apat. Sunod, ang maliit na letrang V. Gamit ulit ang ating dalirin hintuturo. Isa, dalawa, tatlo, apat. May alam ba kayo ng mga pangalan ng tao o may kakilala ba kayo na pangalan ng tao na nagsisimula sa letrang V? Sabi ni Aliana, ang apelido niya daw ay nagsisimula sa letrang V na Villanueva. Tama ang iyong sagot. Ang apelidong Villanueva ay nagsisimula nga sa letrang V. Bukod doon, sabi ni Sherine, ang mga pangalang Violi, Vina at Vicky. Ganon din naman ang pangalang Vince na sagot ni Sophie. Tama. Eh, ngayon, mga salita naman. May alam ba kayong mga salita na nagsisimula sa letrang V? Kanina ang tanong ko sa inyo ay mga pangalan. Ngayon, mga salita naman na nagsisimula sa letrang V. Bukod sa violin, ano pa? Yan, sabi ni Iros, vegetables. Tama. Kumakain ba kayo ng
Vegetables, sunong gulay. Masustansya ito ha. Ano pa? Dagdag pa ni Iros ang salitang, ang mga salitang vase at van. Ganon din naman ang salitang vase, van. Sabi ni Sophie, vaccine. Tama. Nagsisimula ito sa letrang V. At sabi naman ni Princess ang salitang vitamins. Kung maraming marami kayong alam ng mga salita na nagsisimula sa letra V. Kaya ngayon, pumunta tayo sa susunod na letra ating pag-aaralan, ang hiram na letrang X. Ano nga ba ang tunog ng letrang X? Sige, pakinggan natin ang awiting ito para malaman natin. Bawat letra sa ating alphabet ay may tunog. Sumabay sa awit mo nang malaman mo. Tuklasin natin ngayon ang letrang X. Ang tunog ng X, 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 X. X ay nasa axe. Ang X ay nasa taxi. Ang X ay nasa box. Ang X ay nasa fox. Halika, bigkasin natin muli. Letrang X. At iyon nga ang letrang X na may tunog na X, X, X. O, hindi ba mga bata? Yun lang pala ang tunog ng letrang X, hindi ba? Kaya ito, puntahan naman natin ang pagsulat ng letrang X. Madali lang din. At dito nakikita nyo sa larawan ang X-ray na mayroon ding letrang X sa tawag na ito. Sige, sulat natin ang letrang X. Una ang malaking letrang X. Gamit muli ang daliling hituturo, itaas lang at isulat ang letrang X. Sunod ang maliit na letrang X. Okay, ulitin natin ang malaking letrang X na apat na beses. Malaking letrang X, isa, dalawa, tatlo, apat. At sunod ang maliit na letrang X, isa, dalawa, tatlo, apat. Napakadaling isulat ng letrang X, hindi ba? Kaya ngayon, pupunta tayo sa susunod na letra. Pero bago yon, ano nga ulit ang tunog ng letrang X? X, X, X. Madalas, ang letrang ito ay nakikita nyo kagaya ng fox, box, tax, ano pa? Diba? Nasa hulihan siya kadalasan ng salita. Sige, punta tayo sa susunod na hiram na letra. At iyon ay ang letrang walang iba kundi ang letrang Z, ang huling letra sa ating alpabetong Filipino. Bawat letra sa ating alpabeto ay may tunog. Sumabay sa awit mo nang malaman mo. Tuklasin natin ngayon ang letrang Z. Ang tunog ng Z ay Z, 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 Z. Z, Z, zebra. Z, Z, zebra. Z, Z, zero. Z, Z, zombie. Halika, bigkasin natin muli. Z, 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 Z. Z, 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 Z. Z, 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 Z. Z, 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 Z. Letrang Z. Muli, ito ang letrang Z at ang tunog ng Z ay Z, Z, Z. Diba? Madali lang mga bata. Ang tunog ng letrang Z ay Z, Z. Kaya ngayon, punta naman tayo sa kung paano isulat ang letrang Z.
Ito mga bata ha, may nakikita kayong larawan na isang hayop na nagsisimula sa letrang Z at ang hayop na ito ay zebra. Siya ay kulay puti at kulay itim. Nakakita na ba kayo nito? Kadalasan ang hayop na ito ay makikita natin sa zoo. Dahil nilalagay natin ito sa zoo para mas madali natin makita. Pero sa tunay na tahanan ng mga zebra ay doon sa malawak na mga Sahara, mga doon sa Africa. Di ba mga bata? Sige, ito ang letrang Z. Isulat nga natin mga bata. Madali lang din, hindi ba? Sige, ulitin natin. Gamit ang hintuturo. Yon ang malaking letrang Z. At ngayon, ang maliit naman na letrang Z. Madali lang din, hindi ba? Sige, isulat natin ang malaking letrang Z na 4 na beses. Isa, dalawa, tatlo, apat. At ngayon, ang maliit na letrang Z. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. At yan ang huling hiram na letra sa ating alpabetong Filipino. Napakaraming letra sa alpabetong Filipino at yun ay 28. Pero kagaya ng sinabi ko, mayroong mga hiram na letra na medyo mahirap bigkasin. Pero kung alam natin, kayang-kaya din natin. Nabuo na natin ang pag-aaral ng lahat ng letra sa ating alpabetong Filipino at yon ay 20 letra sa lahat. Sana kayo ay natuto magbasa ng mga tunog o magbasa gamit ang tunog ng mga letrang aking pinakita sa araw na ito. Tandaan, kung kayo ay laging mag-e-ensayo sa pagbabasa, ay mas marami kayong matututuhan. Hindi lamang sa inyong subjects na English at Filipino, pero pati na rin sa ibang mga asignatura o ibang subject area. Kaya talagang kailangan natin ang pagbabasa. Kaya kung gusto nyong balikan ang video na ito, punta lang kayo sa DepEd TV Official o sa YouTube channel ng DepEd TV na DepEd TV Official at hanapin lang ang Itulay Remediation video na ito. At huwag din kalimutang mag-subscribe sa official YouTube channel ng DepEd TV na DepEd TV Official. Kung kayo naman ay nanonood sa Facebook, okay lang. Maaari niyong balikan ang video na ito sa DepEd Educational Technology Unit. At huwag kalimutang i-like at i-follow ang Facebook fanpage na ito. Kung gusto niyo namang i-download ang reading materials, mga awit at mga kwento na aking ginagamit sa aking Itulay session, punta naman kayo sa aking YouTube channel na Teacher Levin. Muli, ang pangalan ng aking YouTube channel ay Teacher Levin at huwag din kalimutang mag-subscribe. Ipadala sa akin ang inyong larawan habang nanonood ng Itulay na Reading Remediation at Storytelling for Kindergarten to Grade 3 kasama si Teacher Levin. Pati na rin ang inyong larawan habang nanonood ng Kindergarten episode sa DepEd TV. Kapag pinadala nyo ito sa akin, maaari kayong magkaroon ng tsansang maging Superstar Kid of the Week at magkaroon ng isang special gift mula kay Teacher Levin. Muli, ako si Teacher Levin, ang inyong gurong malikain at masayahin. At kapag ako ay inyong kasama, tinitiyak kong pagbabasa ay inyong mamahalin. Magkita tayo ulit mamaya para sa isang kwento na tiyak ay kapupulutan nyo ng aral. Kaya huwag kayong aalis ha. Paalam mga bata!